And habang natutuyo, ganyan yung itsura niya, para siya nagbabatak-batak. Di ba kapag naglalagay tayo ng ano, yung kapag kalaman... Kabagis, welcome back dito sa aking YouTube channel. At ngayon may bago na naman tayong videos. So sa video ang gagawin natin, energetic na yun. So sa video ang gagawin natin, meron akong bagong isi-share sa inyo. Today ay umaga ngayon. Nakikita nyo naman syempre umagang-umaga ngayon. Pero mamaya ako tong gagawin tong pag-share ko sa inyo. Syempre bagong lahat, kung di ka pa nakasubscribe, ikaw ay mag-subscribe na at pinutin the bell button para updated ka sa aking mga videos. Ngayon meron akong bago i-share sa inyong video, dahil meron akong natutunan na naman i-share sa inyo. At ito nga i-share ko sa inyo tong natutunan ko, dahil ilang beses na akong gumagamit nito at nakikita ko naman na wala akong irritation. At sabi ko nga sa inyo, isi-share ko sa inyo to kapag sinishare ko sa inyo yung isang product, kapag try ko muna siya bago ko i-vlog sa inyo, kasi baka mamaya nag-irritate yung balat ko na hindi ko nalalaman, at baka pag-irritate tayo, baka makaperwisyo pa ako sa inyo, diba? At ito, napakasimple lang ng ating isi-share sa inyo, dahil ito yung isi-share ko sa inyo, dalawang ingredients lang, dalawang product lang ito. Makikita natin to sa may, ayan, nalaglag. Makikita natin to sa may kusina lamang natin to makikita. Itong kamatis, tapos itong binili ko sa palengke, itong baking soda. So bumili ko na itong baking soda na to, kasi nga bumibili na rin ako na itong baking soda na to, kasi minsan ginagamit ko siya sa paste, ginagamit ko rin siya sa may aking bakit ako ano ko dito, ginagamit ko din siya kapag nagsisipilyo ko, nilalagyan ko yung Colgate ko ng baking soda, kasi effective siya na pampaputi sa ngipin. So meron akong vlog niyan. At ito, gagawin natin to, paghahaluin lang natin tong dalawang to, testing natin to kung legit ba na nakakaputi. At sabi ko sa inyo, tinesting ko na to, wala naman akong irritation na naganap. Pero syempre kailangan nga ng tiyagaan sa paggamit, kaya dapat hindi naman agad-agad siya e-effect, kaya hindi ko pa nakikita yung effect sa mukha ko. Ayan, hindi ko pa nakikita naman yung effect sa mukha ko nito, dahil nakakadalawang beses pa lang ako ng paggamit. Titingnan ko kapag mga isang buwan na akong gumagamit nito, doon natin makikita yung effect na ginagamit natin sa ating face. Kaya ang gagawin natin mamaya bago ko maligo ay maglalagay tayo, testing natin tong home remedies na pampaputi, itong baking soda at itong kamatis. So, testing natin silang dalawa kung legit siya. Okay, ayan, nakikita nyo naman yung pimples natin sa may pinakanoo. Ayan, di ba? Makikita nyo, dyan lang naman ako may pimples. Sa may bandang noo lang naman ako may pimples. Tapos, nagbabalat yung mukha ko dito dahil nga nagre-review tayo. Tapos, dyan lang ako may pimples sa may noo. Ayun na yung problema natin. At excited akong gumamit na ito, kasi nung nagpapayad ako, parang nai-scrub niya yung face ko. Itong dalawang to, parang nai-scrub niya. Kaya, okay sana to. May dumadaan, nahihiya ako kasi nasa tapat ako ng bintana. Tapos, ayan, meron lang akong pimples sa may noo. Kaya, ayun lang yung, ano, meron akong problema sa mukha. Pero sa may bandang pisngi, wala naman na. So, testing natin to at araw-arawin ko yung paggamit nito. Tingnan natin kung legit. So, ayan, testing na muna natin. Okay, ayan mga kabagis. Ay, meron tayo dito maliit na latito o mangkok. Kasi sobrang liit niya lang sa personal. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Tapos, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Itong baking soda na binili ko to, 4 pesos lang. Ewan ko sa inyo kung may makakabili kayong ganito. Tapos, meron tayo dito kamatis. So, ito kinakailangan din natin. Hiniwa ko na siya dahil kalahati lang naman din yung ating kailangan. So, tatantiyahin ko lang siya kasi sa mukha lang ako magpapahid. Pero, pwede rin kayo magpahid nito sa may inyong katawan. Pero ako sa mukha lang ako magpapahid kasi dapat maraming baking soda at maraming kamatis kung pati katawan nyo isasama nyo. Kaya, tetemplehin na natin siya. At ayan, lalagay ko na ang baking soda at bubuksan natin syempre. At nabili ko lang to ng 4 pesos lang. Tapos, ang gagawin ko lang ay, syempre ayan, nabili ko buo-buo pa. Ang gagawin ko, dinudurog-durog ko. Tapos, lalagay ko, tatantiyahin ko lang yung paglagay. Kasi sa mukha lang naman tayo magpapahid. Kaya ayan, tinatanggal ko yung mga buo. At ayan, nakikita nyo parang powder na. Pero tatanggalin ko pa rin
dudurugin ko yung mga buo-buo. Tapos, ayan na, lalagay natin, ang next naman natin is itong kamatis. So, ayan, tinatansya ko lang din yung paglagay kasi minsan, baka mamaya malabnaw yung magawa ko, parang tubig, kaya tinatansya, tansyahin nyo lang din. Pero if magpahid kayo sa inyong katawan, dapat syempre damihan nyo yung paglagay. At damihan nyo rin yung baking soda at yung kamatis kasi madaling na-absorb ng baking soda yung kamatis, sinisip-sip niya, kaya dapat medyo damihan nyo rin kahit paano. Then ayan, pagtapos natin lagay, haluin na natin. Haluin nyo lang na maigi hanggang sa wala na kayong nakikitang dry na powder ng baking soda. So ganyan lang yung ginawa ko, haluin nyo lang ng haluin. Nakakadalawang beses na akong paggamit na ito. Tapos sa araw-arawin na lang natin ang paggamit, tingnan natin kung effective talaga to. So ayun mga kabagis, ayun nakapagtempla na tayo. Ayan yung ganito yung itsura nya. Then tapos ayan nakapaglagay na tayo, ganito yung itsura ng ating buhok. Tapos nagubad na ako kasi maya maya maliligo naman na tayo. Tapos magpapahid ako nito, syempre pimples dyan sa may noo. Ayan lang, tapos magpapahid na tayo nitong ginawa nating kamatis na may baking soda. At ayun mga kabagis, ayun nakapaglagay na tayo. Ayan nakalitan nyo naman, ay parang scrub siya. Ayan ganyan yung itsura niya. Tapos ang ganda ng lighting natin kasi nakatapat tayo sa may bintana. So ayan, babanlawan natin siya at papatagalin lang natin siya ng mga 5 minutes. Tatagalin natin siya ng 5 minutes. Tapos nakikita nyo, mahapdi siya sa mga pimples. Kasi nga syempre sugat, yung pimples is pinakasugat. Kaya mahapdi siya. Tapos hinihintay ko lang siya matuyo. Tapos 5 minutes natin siya babanlawan. Then, ayan, habang syempre habang naghihintay ko ng 5 minutes, i-scrub-scrub nyo lang dyan. Sakto lang talaga sa paglalagay ko sa mukha. At kung gagawa nga kayo, kung magpapahid din kayo sa katawan nyo, syempre dapat damihan nyo yung baking soda at damihan nyo rin syempre yung kamatis para pati katawan nyo syempre sasama nyo at buong katawan nyo para mailagay. Tapos ako sa mukha lang ako naglagay, kaya sakto lang yung paglagay natin. Then ayan, hintayin lang natin siya mag 5 minutes. Pero ayan, nararamdaman ko na kapag natutuyo sa mukha nyo, mararamdaman nyo na parang parang nagdidikit-dikit. So ganun yung mararamdaman nyo. So balik ako kayo kapag nag 5 minutes, tapos tsaka natin siya babanlawan. Many, many minutes later. And habang natutuyo, ganyan yung itsura niya, para siya nagbabatak-batak. Di ba kapag naglalagay tayo ng ano, yung kapag kalamansi na may asukal naman, ganito rin yung itsura niya kapag nagbabalatuloy. Kapag nagtutuyo na, ganyan yung mga itsura niya, para siyang mapa na nanunuyo. Pero ganyan yung itsura niya. Tapos kapag naman mayroon kayong pimples, pag mayroon naman kayong tigawat, sobrang hapde, kasi nga parang tinutuyo niya yung sugat, pinakasugat. Ang pimples ko lang naman pinakasano, o tapos sa pisngi, wala naman na tayong tigyawat dyan. Kaya ito lang yung mahapdi ko sa noo kasi meron tayong tigyawat dyan. Pero hindi ko na siya iniintindi. Pero ayun, magpa 5 minutes na siya, kaya babanlawan natin siya. Balik ako kayo kapag nag 5 minutes. Ay, balik ako kayo. Balik ako kayo kapag nabanlawan na natin. Tingnan natin ang resulta. Pero pang tatlong araw ko na siyang ginagamit. Sabi ko nga sa inyo, hindi agad-agad e-effect ang mga pinapahid natin product. Basta dapat tiyagaan tayo sa paggamit. So, ayun, banawan na natin. So, ayun mga kabagis, ayun, dito ko na tinatapos tong video na to. At syempre, lagi ko naman sinasabi sa huli ito kapag nagre-review ako, yung naramdaman ko, yung na-feel ko sa isang product. Pero hindi to product, ang na-feel ko sa kanya is nag-smooth yung balat ko. Yung tipo kapag naghihilamos ko, tapos inawakan mo yung ilong mo, inawakan mo yung face mo, ay para siyang smooth, parang wala akong nakakapang blackheads. Ayun yung nararamdaman ko kapag pagtapos kong magbanlaw. Basta ang gawin nyo lang is 5 minutes yung gawin to sa mukha nyo. Ibabad nyo lang siya ng 5 minutes. Pero kung di naman kayo, wala naman kayong lakad, kung sinisipag kayo lalo, ay gawin nyo ng 10 minutes to para mas effective lalo to. So gawin nyo to kung araw-araw, kung gusto nyo naman sinisipag kayo. Pero pwede naman twice a week lang nyo gawin kung hindi naman mahalaga kung may mga lakad kayo. Ay mga kabagis, dito ko na tinatapos tong video na to. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ikaw ay mag-subscribe na at pindutin yung bell button para updated ka sa aking mga videos. Bye!